Si Nikola Jokic ang matatag na hari ng advanced stats kaya siya nananalo ng MVP award. Ngayon tatlo na at nasa all-time greats na siya. Yung stats padding na tinatawag ng iba kay Jokic nagiging effective yun. Tulad na lang ng triple-double. Ngayon mukhang mas interesado na si Jokic na manalo ng championship kesa MVP. Laging na-highlight na mas gusto pang umuwi ni Jokic sa Serbia at mga bayo. Kahit nung last season nag-champion siya, mas focus niya pang umuwi at namimiss niya yung kanya mga horsey. Bukod sa wala pang nag-champion ulit na naging MVP sa parehong taon, ang huli nun 2015 pa kay Steph. Bago pa lang mag-umpisa yung West Semis, may isang stats na doon na tinitingnan kung bakit ang Nuggets at si Jokic malalaglag sa playoffs. Hindi sila yung naging paboritong manalo ng championship bago pa lang mag-umpisa yung series sa Minnesota. Sa nakaraan 5 playoff run ni Nikola Jokic at ang Denver Nuggets, wala pa silang tinatalo na team sa postseason na yung kalaban nila merong 50 or more wins sa regular season. Last year nung nag-champion ang Denver Nuggets, ang nakatapat nila sa first round Minnesota. Sa regular season, ang Wolves merong 42 wins. Sa semis naman, Suns merong 45 wins. Sa conference finals, Lakers na meron namang 43 wins. Sa NBA Finals, nakatapat ang Nuggets ang Miami Heat, 44 wins sa regular season. Kahit balikan pa ang ibang playoff run ni Nikola at Denver, yung 2020, tinalo ng Nuggets ang Jazz kahit pa nalamangan sila ng 1-3. Ang Jazz noon merong 44 wins. Sa semis, nakatapat nila ang Clippers at na 1-3 din noon ang Denver Nuggets. Pero ang Clippers ay 49-23 record sa regular season at tinalo din sila ng Denver. Sa buong playoff run ni Nikola Jokic, wala pang tumatalo sa kanila na below 50 wins sa regular season papasok ng playoffs. Ang tanging team na pinahirapan ng Denver sa playoffs na merong 50 win record ay Portland ng 2019 semis. Dalawa yung against kay Nikola Jokic, history at yung stats. Sa natitirang 8 teams ngayon sa postseason, Indiana at Cavaliers lang yung hindi umabot ng 50 wins. At yung kalaban ng dalawang teams na yon nakakalamang na sa kanila sa series. Ito na ang panglimang beses ni Jokic na makakatapat siya ng 50 or more win na team sa kanyang karir. 0-4 ang kanyang standing doon at 6-16 win-loss record. Ito ang isa sa mga accolades naman siya sa stellar career ni Jokic. So hindi pa alam kung makakabawi agad ang Nuggets sa Minnesota. Hindi naman big deal kay Jokic yung stats pero big deal yon kung paano malalaman kung sino makakalusot sa next round. Kasi yung NBA, liga pa rin yon ng mga stats. Nung inaward nga yung MVP kay Jokic, parang hindi maganda pa yung sinabi ni Shaq sa live TV na ang binanggit niya, akala ni Shaq si SGA yung mananalo ng MVP, pero tinawanan na lang yun ni Jokic. Ang isa pa sa mga stats ngayon, ang active players na may pinakamaraming conference finals appearance ay si LeBron, nasa 12. So kailangan umabot muna ng conference finals bago makasubok sa NBA Finals. Ang susunod sa kanya yung Big 3 ng Golden State, tapos si Danny Green at Kevin Durant, merong 6. Makakatabla naman sa pangalawa si Jaylen Brown at si Al Horford sa may pinakamarami kung makakapasok ngayon ng Boston Celtics. So far meron silang 5. Si Brown ang pinakabatang player ngayon so far ang may pinakamaraming conference finals appearance. Ang susunod kay Brown ay si Jason Tatum na merong 4 na kapag nakapasok ang Boston, magiging pangatlo na si Tatum. Meron na siyang 5 nun kung sakali. So ano naman big deal dun? Sa history, kapag ang isang player pumasok ng nasa at least 6 or pataas sa conference finals, nakakakuha sila ng championship. Kahit role player, example na lang, si Lindsay Hunter. 7 conference finals yun, nag-champion pa siya ng 2. Sa 12 active players ngayon na merong 5 or pataas pa na nakapasok sa conference finals, tanging Boston player yung hindi nagcha-champion. Below 30 years old pa si Tatum at si Brown na main man ng Boston. So nagdagdag pa sila ng ilang core player. Sa kasagsagan ng semifinals sa East, Boston pa rin yung number 1 team na gusto makapasok sa finals. Cavaliers ang kalaban nila, easy win yung nangyari ng game 1. Ang nangyayari nga lang sa East, yung mga contender na team, nagkakaroon ng injury yung mga players nila. Totally yung iba, hindi na talaga nakakalaro.
Sa kabilang bracket, 2 wins away na lang yung Knicks na last time nila nakapasok sa Conference Finals, 2000 pa. Kalaban din nila yung Indiana Pacers. Sa later years ng Knicks, ang pinaka nakakatapat nila sa Conference Finals ay Boston Celtics. Nasa 5 yun. 70s era pababa. Sa Knicks din, dalawa na ngayon ang nalaga sa kanilang lineup. Este, tatlo na pala, kasama si Mitchell Robinson na ilang games na mawawala din. Si OG Anunoby noong third quarter ng Game 2 versus Indiana Pacers nagkaroon ng injury. Ito yung sa fast break, hindi na siya nakabalik noong fourth quarter noon. Ang nireport, hamstring injury ang nangyari kay OG. Ipapacheck pa rin naman yun ng Knicks at possibility na hindi siya makalaro sa susunod na game. Si Jalen Bronson nagkaroon din ng injury pero nakabalik naman ng second half. Nakascore pa siya ng 29 points at naipanalo pa yung Knicks. January pa lang, kino-call out na ng iba mga fans at media si Coach Tom Thibodeau regarding yun sa heavy minutes na binibigay niya sa mga player. Si OG nag-a-average ng 41 minutes, si Jalen Bronson 43 minutes. Kung hindi pa siya na-injured nung Game 2, malamang naglaro siya ng mahigit 40 minutes pa. Si Josh Hart nasa 46 minutes per game. Si Josh Hart din sa dalawang games na naglaro siya sa series versus Indiana, 48 minutes. Niihi, wala siyang pahinga. Ang rotation din ng Knicks, bumaba na ngayon sa 7. Ito yung meron 10 minutes pataas.